Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapating magkamit ng ibinunga nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin,
Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupi. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko ay matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Ari namin, Hesukristo. Masunurin kan Kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus,
ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao. At mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Gabi na noon, medyo kinalubutan yata ako sa pagkabasa ng linyang iyon sa ating ebanghelyo. Gabi na. Hindi lamang ito nangangahulugan na lumubog na ang araw na iyon. Hudyat na rin po siguro ito ng simula ng pagpapakasakit ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaakibat ng karimlan ng gabing iyon ay ang napipintong pagtatatwa sa kanya ng isa niyang alagad. Hindi nila siya mauunawaan. Itatanggi naman siya ng isa pa. Hindi lang isang beses, kundi tatlo. Hindi naman niya gugustuhing itatwa si Jesus. Buong giting pa nga niyang sinabi na, buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sincero naman sana siya. Hindi nga lang siya ganun kalakas na hindi siya itatwa. Ang pagiging tao po natin mismo ang siyang paliwanag kung bakit prone tayo sa betrayal. We are simply not strong enough. Pero hindi naman po ito nangangahulugan na excuse na tayo sa paggawa ng kasalanan at sasabihin nating nagagawa natin ito dahil tayo'y tao lamang. Lalo po natin siyang itinatanggi sa tuwing gagamitin nating excuse ito. At paulit-ulit po natin siyang ibinebenta sa halagang 30 pirasong pilak kada suong natin sa kadiliman ng pagkakasala. Hindi pala sapat ang pagiging sinsero para hindi magkasala. Hindi kasi lahat ng kasalanan ay dala ng malisya
o pagiging ipokrito. Nagkakasala tayo dahil nga sa ating kahinaan. Pero ang pagkakanulo ay pagkakanulo. Ang itanggi siya ay pagtatanggi sa kanya. At ang kasalanan ay kasalanan. Nananatiling totoo ang kapahamakang kabuntot nito kahit na ang pagkakasala natin ay dala ng kahinaan. Ang kaibahan po ni Pedro kay Judas ay may sinseridad siya. Si Judas ay wala. Pera-pera lang kay Judas. At samantalang hindi naman tayo isasalba ng sinseridad sa pagkakasala, at least, maririnig po nating tumitilaok ang manok. Kung mananatili po tayong sinsero, aaminin at aaminin natin ang ating kasalanan at mamamalaya nating tinitingnan pa rin tayo ng Panginoon ng walang paninisi o pagkondena, kundi ng buong pagmamahal. Kung may katuruan pong iniiwan sa atin ng mga pagbasa natin ngayon ay maaari pong ito, na tayo po ay mga loved sinners. Mahal po tayo ng Diyos, bagamat tayo ay makasalanan. Ang sinseridad natin ay, at kabutihang loob ay hindi garantiyang hindi na tayo magkakasala. Magtatatwa pa rin po tayo. Tatanggi pag nasukol. Babaliin ang ating salita. At walang ano-ano'y makagagawa na ulit ng kasalanan. Pero hindi pa rin niya tayo titingnan ng may disappointment o disapproval. Gaya ng maaari nating ginagawa sa iba pag nagkakasala sa atin. Maghihintay siya sa ating pagbabalik at pagsisisi. Uunawain pa rin tayo ng Diyos at patuloy na yayakapin, mamahalin at pagpapalain. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kababaang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalaala ang paghihirap na Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Sa bawat dalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway hindi magpanghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dahil sa iyong pagmamahal sa amin, ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin.
Hinihiling po namin na turuan mo kami na magmahal din sa aming kapwa gaya ng pagmamahal niya sa amin. At sa gabay ng Espiritong Banal ay ipagpatuloy ito at magbalik kung kami man ay papaliya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong nabis. Di masukat ang kalak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan ito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bring us the everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mong wagas ang kakantin. Walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y ikakalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo'y nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasanisay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, duway mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo'y nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalisay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, huwag mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos,
Dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap na pagbigyan sa aming mga kahilingan, at ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin at mga pinagsusumikapan sa araw-araw. Pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hiligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.